na sabihin na natin na 18K siya, hindi lahat ng alahas na 18K is natatanggap sa sanlaan. What's up mga ka-online? This is Joy and welcome to our channel Ryan Joy that talks and review about gold jewelry. So, if you want to know more about golds, tips and advices on what to invest, consider subscribing to our YouTube channel and click the bell icon to be updated to our latest videos. So, dahil ang pinaka-aim ng channel na to is to review and to give advice on what to buy, mostly kung ano talaga ang pinakamagandang bilhin or mga hindi magandang bilhin, ay dahil dyan ay meron akong i-review na isang gold jewelry na kinukonsider ko talaga na not worth for an investment. Dahil dyan, ayan, andyan siya sa aking kamay. So, this is actually trendy bangle and very affordable siya kasi napakagaan niya. So, dahil napakagaan niya, yun na yung pinakarason kung bakit hindi siya worth it na bilhin. Kasi dahil dyan, ayun. So, based on my experience, ayan. So, actually, this is 1 week pa lang siya na suot ko. Ang story behind, syempre nagbebenta kami. Ang may nag-order, tapos parang syempre minsan pag hindi ganun kaganda yung korte ng item, tendency niyan is parang gagawalawin mo, parang gusto mo siyang i-correct yung shape niya kasi hindi siya ganun ka-perfect. So dahil diyan is nagkaroon siya ng maliit na dent. At dahil meron na siyang dent na maliit, hindi ko na siya maibalik sa napagkuhanan ko kasi na-dent ko na siya. Dahil dyan, sinuot ko siya. And para tingnan kung gaano siya katagal na masusuot ko na magiging okay lang siya. So, ayun, actually, suot ko na to mga 1 week pa lang. So, yan pa lang yung itsura niya, guys. So, ayan. So, yan yung itsura niya. Ah, diba? Ang ganda ng design niya. Kasi, ano siya eh, Fendi na bangle. And you cannot believe it that this is very low gram lang kasi ang kanyang gram lang is nasa 1.7 grams lang. O, diba? Grabe, 1.7 grams lang. Magkakaroon ka na ng isang bangle na 18K Saudi gold. Pero, as in, ako na mismo yung nagsasabi. Based on my experience, this is not a good buy. Kasi, ito, suot ko lang to na pag umaalis ako ng bahay. So, pag andun ako sa shop. So, ayan na siya. So, try nating hubarin para makita nyo na rin kung ano na yung pinaka-itsura niya. Yan, sa side na yan is okay lang siya tingnan. Yan, maganda pa. Oh. So, ayan na siya ang itsura niya. So, tingnan nyo naman yung korte niya. Yan, nakalak siya. So, ayan, tingnan nyo yung korte niya is parang hindi ko na mawari. So, dyan sa part na yan, parang hindi ganun kahalata na may damage na. Pero, sa kabilang side, tingnan nyo naman. Ang dami niya ng mga denta dito. Tapos, ayun. Yung pinakaunang dent na parang ginanon ko lang siya konti. Ginanon ko lang siya konti kasi nga parang hindi ganun kaganda yung korte niya. So, ginala ko siya, ginanon lang. Kaya, nagkaroon ng isang dent. So, ngayon, meron na siyang dalawang dent. And, dito sa loob niya, actually, ayan na yung itsura niya. My God! So, yung itsura niya, ayan na siya, oh. Bumuka na. So, bumuka na siya. And, ayan. So, ayan. So, parang, diba, kahit, sabihin na natin na napaka-affordable niya, pero, you have to think 10 times. 10 times bago kayo bumili nito. Kasi, ang lagi talaga naming in-advise is, hindi gano'ng ka-worth it pag bumili ka niyo ng super lightweight na mga item. Kasi nga,
madali siyang masira. So, kagayan yan, di ba? Actually, order sana to sa international. Sabi ko, wag ko na lang ipadala. Pwede pa lang, kung pwede pa lang, kung ako tatanungin, hindi ko gustong magbenta nito. Pero, syempre, dahil gusto ng mga, minsan, ng mga customer, ng mga affordable talaga, ng mga item, is, syempre, gusto nila yan, di ba? Kahit sabihin na natin, hindi yan maganda, oh, di ba? Sa kanila na yon, nasa kanila na yon. So, actually, kung itetest natin to, this is 18K talaga yung goal nito. So, kaya ko gustong i-review to para pa-realize sa mga buyer na hindi talaga worth it, as in sobrang hindi talaga worth it yung pagbili ng ganitong klaseng bangle. And also, hindi lang yung mga ganitong bangle na nasa 1.7 grams. Also, kung i-consider ko rin yung mga bangles na below 5 grams na mga bangle na malalapad na malapad na manipis. Kasi, unlike this one na mabilis lang, 1 week lang naman di-deform, yun medyo tatagal naman. Pero, hindi siya yung tipong patagal ng isang taon na hindi magkakaganito din yung shape niya. So, kasi, kaya dinidiscourage ko rin pag bumili kayo nito, sabi na natin gold to. Pero, di ba, kaya tayo bumibili ng gold para sa investment. It means, para pag oras ng kagipitan is meron tayong matatakbuhan na tinatawag na investment. So, pag nagipit tayo, pwede natin siyang isanla. So, in this case, syempre, pag ganito, na-damage na yung item, tendency niyan is hindi siya talaga tatanggapin pag sinanla. That's why, hindi lahat ng ginto na alahas is natatanggap sa sanlaan. Kahit na sabihin na natin na 18K siya, hindi lahat ng alahas na 18K is natatanggap sa sanlaan dahil meron tayong tinatawag na standard ng pawn shop. Kaya, yun yung pinaka-purpose ng aming video para mag-review ng mga item na ganito na hindi talaga worth it na investment. So, ipa-flash ko na rin din yung mga sample ng mga bagel na kung yung consider ko hindi ganun ka worth it na investment kasi in the long run, magiging ganito lang din siya. So, diba? Parang, o diba? Parang, pag ano, nagsayang lang tayo ng pera pag ganun. So, it's not a good buy. So, kung ako sa mga ano sa mga bumibili ng mga alahas, especially kung gustong magkaroon ng bangle, is we should go for the mas mabigat, mas makapal na mga bangles kasi yun talaga is kahit dalawa, tatlong taon mo na ginagamit, pag iningatan mo ng sobra, as in, maganda pa rin yung shape niya. Kasi, pag makapal yung item, is hindi siya ganon ka nadidend. So, yun lang guys. Doon lang nagtatapos ang aking pag-review ng bangle na to. And, I hope meron na naman akong na ibahaging magandang information sa inyo. Especially sa mga nang mahilig bumili ng alahas. So, thank you for watching this video guys. And, if you like this video, kindly give us a thumbs up. And, leave us a comment kung meron kayong reaction or something about this video. And don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Ryan Joy. And click the bell icon para maging updated sa aming latest video. Thank you and bye-bye!